Kung kukuha ka ng BS Architecture next school year, kailangan mo to. Hi guys, today magbibigay tayo ng idea at sasagutin natin yung mga question na madalas sa Facebook para makatulong sa inyo sa mga grade 12 dyan na mag-i-enroll pa lang. So, let's start! Question number 1. Hindi po ako marunong mag-drawing. Pwede po ba ako sa BS Architecture? Yung sagot ko dyan, pwedeng-pwede. Parehas tayo ng sitwasyon. Pumasok ako sa BS Architecture. Wala rin. Ala. Wala akong background, wala akong idea kung ano yun. Basta in-enroll ko lang yun. Tapos, yun na. Kasi sa pagdo-drawing, hindi mo naman kailangan maging magaling, lalo na yung mga first year. Na-enhance naman yung skills nila, na-improve pa yung drawing nila pag habang tumatagal. So, practice lang ng practice. So, pagdating sa third year, iba na yung mga drawing nyo. Magaganda na. Wala rin akong background, wala din akong idea about sa drawing. Hindi ko nga alam ba't mga kinuha yun. Pagkatapos, yung first year na ako, habang tinitignan ko, syempre wala naman akong background sa drawing. Pero tinuturo yon, yung pag-shade, yung pag-layout, yung pag-project. Malalaman mo yon sa first year. Tapos yung skills mo, may improve yon, di ba? Bigla ka nalang gagaling sa drawing kapag dating mo lang sa second year, third year. Pero ako ngayon, hindi pa rin. Same pa rin. Pero okay lang yon, di ba? At least, tinatry mo yung best mo sa pag-drawing. Basta draw, mag-draw ka lang na mag-draw hanggang mahasa yung kamay mo at yung kakayahan mo sa pag-create ng lines or design. Question number 2. Ano pong magandang strand kung kukuha ako ng BS Architecture sa college? So usually yung mga tanong na to, yung mga grade 10, hindi pa nila alam kung ano yung magandang strand. Pero yung kukunin nila ay BS Architecture sa college. So, para sa akin yung magandang strand sa senior high, STEM. Diba? Kasi architecture, hindi lang siya puro drawing, mga kapatid. Marami din po itong math. Diba? Meron din math, science, English. Diba? Especially math. Kung kukuha kasi ng STEM, tapos kaya mo yon, so I think kaya mo yung math ng BS Architecture. Mga minor lang naman. Statics, yung mga ganun. Basta, malalaman mo yun kapag nag-take ka na. So basta, advice ko lang sa STEM. STEM yung maganda. Kasi nasasanay habang senior high school, nasasanay na yung utak mo sa math, di ba? Puro numbers din yung makikita mo doon. Question number 3. Marami po bang ginagawa sa architecture? Oo. Pero depende yan sa prop, di ba? Depende yan sa bilis mong gumawa. Kung bang tatamad-tamad ka or gusto mo bukas na lang, ganun, wala ka mapapala. Seryosong sagot dyan talaga. Hindi ko rin alam. Basta nung nag-aaral ako ng first year, syempre maraming ginagawa. Tapos meron pang mga minor subject na pa-major, parang ganun. Tapos basta ang gagawin ko, kapag nagbigay sila ng plate, kailangan, kung yung plate na yon 1 week lang, kailangan matapos ko siya sa 5 days. Diba? Hindi yung Friday yung deadline, gagawin mo pa lang Thursday. Hindi ganun. Diba? Mahihirapan ka talaga. Kapag nag-start ka kasi na maaga ka din, matatapos.
So yung mga nakapending mo works or mga assignment, magagawa mo pa sila. Hindi ka nagkahabol ng oras. So nasa diskarte mo yon kung paano mo siya gagawin. Diba? Kung masipag kang tao, kahit marami ginagawa sa architecture, kaya mo yun. Ayaw ko pong sa math, mahina po ako sa math. Pwede po ba ako sa BS Architecture? Well, mga kapatid, parehas din tayo nito. Mahina rin po ako sa math, pero pinasok ko po yung BS Architecture. Pagdating naman sa math, may diskarte naman dyan eh. Basta't marami kang friends, di ba? Yung mga katropa mo, yung isa best in math, yung isa best in science, yung isa best in painting, ganun. So, masusurvive mo yung math, di ba? Tsaka kung mahina ka sa math, ipokus mo lang, pag-aralin mo lang ng pag-aralin. Pero ako, ayoko talaga. Yan, question number 5. Hindi po ako marunong mag-drawing. Parang parehas lang ito nung una. Pero mahilig po ako mag-painting. So, sabi niya, ayon yung, paano ba yun? Baka magaling siya sa brush, di ba? Pero hindi siya nag-drawing. Meron bang ganun? Pero sa tingin ko, since mahilig ka naman mag-paint, minor problem lang yan. Mahilig kang mag-paint, so kapag yung brush, pinalitan mo lang ng pencil, so I think, maganda yung kinalalabasan kasi gusto mo yung ginagawa mo. So, pwede yan. Lahat yan napapag-aralan. Pupunta naman tayo sa tips. Kung ano yung magandang tips sa mga susunod na freshman sa mga kukuha ng BS Architecture. Tips number 1, magtiwala ka lang sa sarili mo. Diba? Hayaan mo yung mga taong nagsasabi sa'yo na bakit mo kukunin yan? Kaya mo ba yan? Diba? Magtiwala ka lang sa sarili mo na kapag gusto mo yon, makukuha mo. Ganun lang, kadali, di ba? Kahit wala kang masyadong karanasan, kahit wala kang masyadong alam about dun sa course, basta nagtitiwala ka sa sarili mo, I'm sure kaya mo yon. Tips number 2, para kanino ka bumabangon, di ba? Parang Nescafe. Hindi, para kanino mo ginagawa, di ba? Pagbangon mo sa umaga, parang ulit-ulit lang yung process. Tatayo ka, papasok ka, diba? Lalabas ka, uuwi ka, babangon ka na naman ulit, tapos papasok ka na naman ulit, diba? Pero kapag may inspiration ka kada umaga, meron kang reason kung bakit mo siya ginagawa. Bakit maaga kang papasok sa school? Pwede yung crush mo, pwede yung mga magulang mo, pwede yung estado nyo sa buhay, diba? Pwede yun. Tips number 3, magtanong para hindi mahirapan. So ito yung pinaka-importante guys, no? Sa part ko. Since wala ka pang alam sa school at saka sa proseso, since wala ka pang alam sa school at sa proseso ng pag-aaral ng BS Architecture. So magtanong ka, libre na lang yung magtanong ngayon guys, 'di ba? So nung ako, nagtatanong lang ako kung paano mag-enroll, paano yung step by step, 'di ba? Tapos nung nag-start na kami ng first sem, kapag hindi ko alam yung plate, magtatanong ako. Kapag hindi ko alam gawin yung isang area, magtatanong ako. Libre na lang yung magtanong ngayon, di ba? Lalo na nung madalas ako magtanong nun kung wala yung prof, yung mga student din na higher level sa amin. Tips number 4. Huwag ihinto. Lahat naman mahirap, di ba? Huwag kang ihinto. For example, tinik mo na yung BS Architecture kung grade 12 ka, itinik mo pa lang or kung first year ka na ngayon na BS Architecture, huwag ka lang ihinto, kapatid, di ba? Lahat naman ng course mahirap. Lahat naman ng course, binibigyan natin ng oras. Nagsasacrifice tayo. Basta huwag ka lang ihinto. Di ba? Sayang naman yung effort mong nag-enroll ka na eh. Di ba? Gumawa ka na ng plate. Na-survive mo na yung 2 months, 3 months, doon ka pa ba ihinto, di ba? Kahit mahirap yan, huwag ka lang ihinto. Yun yung sikreto para sa akin sa pag-aaral, para ma-survive mo yung isang course, di ba? Tips number 5, matulog ng maaga. Ayan, yung mga nagbabalak dyan na mag-BS Architecture,
sanayin nyo na matulog, di ba? Kasi kapag tinik nyo itong course na to, sa totoo lang, di ba? Chena-chena lang yung walang daw tulog. Pero depende pa rin sa skills nyo kung mabilis pa kayong, kung mabilis kayong gumawa o ano. Yun lang, basta i-enjoy mo lang kung kukuha ka ng BS Architecture, go lang, kapatid. Kung freshman ka ngayon, chika lang. Kaya mo yan, di ba? Yun guys, sana nakapagbigay ako ng kahit konting idea about sa architecture and yung kahit kung ano yung mga magagandang gawin, di ba? Para makapag-ready na kayo. At kung bago ka sa aking YouTube channel, pakisubscribe mo na rin at pakiclick yung bell button para ma-update ka sa aking mga next vlogs. Thank you!